Pansamantala munang isinara sa mga turista ang water rafting activity sa Cagayan de Oro River. Yan ay matapos masawi ang isang turista mula Cebu nang tumaob ang sinasakyan niyang rubber raft. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Sa rumaragas ang tubig na ito sa Cagayan de Oro River, nadisgrasya ang turistang si Isa Balbin at iba pang turista pati na ang kanilang tour guide. Bumulusok sa ilog at tumaob ang sinasakyan nilang rubber raft noong Biyernes ng hapon. Nakaahon ang apat na kasama sa water rafting pero nawala si Balbin. At kahapon, nakita ng mga rescuer ang kanyang bangkay na natabunan ng mga kalat na naanod sa ilog. Nagkaroon daw ng whirlpool o malakas na pag-ikot ng tubig sa ilog na humigop sa biktima. Tabunan siya sa mga bigis, sa mga rituals, mga bamboos, na stuck here. So na-fill up nito siya, so siya magkita. So pagkaroon na nilimpuhan nila. Base sa nakuhang impormasyon ng mga otoridad, pumunta lang sa Cagayan de Oro City mula sa Cebu si Balbin at isa niyang kaibigan para subukan ang sikat na tourist attraction ng water rafting. Hindi raw nila inasahang mauuwi ito sa trahedya. Ito pa lang ang unang pagkakataong may namatay sa aksidente sa water rafting sa naturang ilog. Iniimbestigahan ngayon kung may kakulangan sa safety measures sa lugar at kung meron bang dapat managot sa insidente. Iginiit ng namamahala sa water rafting na kumpleto sa safety gear at dumaan sa briefing ang grupo ng biktima bago sumabak sa naturang water sport. Habang nagsisiyasat ang mga otoridad, pansamantala munang isinara sa mga turista ang water rafting activity. Pag-uusapan muna ng konseho ng Cagayan de Oro City ang mga dapat gawin para hindi nang ulit pa ang insidente. Victoria Tulad, GMA News.